Okay. Unahin ko muna yung tanong, yung mga kinasal ni Alice Goo. Nung siya, no? I will just refer you direct to the Family Code, Chapter 3, Article 35, Number 2. Babasahin ko po. Though solemnized, the following marriages shall be void from the beginning. No? Number 2, though solemnized by any person not legally authorized to perform marriages, unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so. Ang sinasabi rito, no, ng Article 35, yung mga sumusunod na kasal ay void from the very beginning. Ibig sabihin ng void, walang bisa. So sa number 2 nito, yung mga ginawa ng mga taong hindi legal na dapat o na hindi otorisado mag-perform ng marriage, ng kasal. Ngunit, kung ito'y mga kasal na ito ay nangyari na kung isa o pareho ay naniniwala in good faith, ha, na ang nagkakasal sa kanila ay may otoridad na magkasal. So, kung ikaw ay good faith, naniniwala ka na si Alice Goo ay talagang may otoridad na magkasal, and ako naman I guess karamihan sa kanila ay ganun ang tingin dahil mayor nga naman siya, no? You could make use of this article. It's chapter 3 ng void and voidable, article 35, number 2. Okay? Ito pong ano, under void and voidable marriage. Yes. Lumalabas na ganito po na kasi may good faith eh. May good faith na naniwala ka na isa. At nagpapahanap din ako ng jurisprudence about this. Okay. So, yun, para once and for all, malinaw po tayo. Ngayon, pagdating naman yung tanong nyo kanina, yung tungkol po doon sa paghahanap kay Harry Roque, no? Andito po si Chief. Ang sagot lang po namin ay kami handang makipag-coordinate sa House of Representatives, no? Kung ito'y merong contempt, nakikipag-coordinate lang po sila sa PNP at tutulong po ang PNP sa paghahanap. Ganun lang po kasimple yun. Yung iba-ibang ahensya ay handa po kaming makipag-ugnayan tungkol dito. Sir, may iba po tayo ng tanong. Monday tayo. October, alamin na ba October filing of COCs? Are you going to run po ba as senator po? Well, sa totoo lang, no, ang partido na lang po mag-a-announce nito. Ang final decision will be up to the PFP na kung saan ako po ay men. Jen, kamusta na po yung paghahanap natin kay Secretary? Wala po sa mga... I mean, meron po bang leads kung saan po nagtataguman si Secretary? No, we will not answer that, no. Ang sabi nga ng ating secretary, we're helping all agencies po, not only the Philippine National Police, and the NBI and the BI are helping po sa paghahanap po sa kanya. Pero safe po ba na nandito po sa Pilipinas si secretary? Sir, amin na lang po muna yon. Pero may panawagan ba kayo, Jen, na kung saan na lang siya napapunta sa Congress sa halip na gabitin pa yung resources ng PNP? No, it's up to him, but alam niya naman po yung tama sa mali, but dapat sa ano po siya, magpakita po siya doon sa ano, dito po sa House of Representative po. Sir, pero kahapon sa press con po ng PNP, na-confirm po na na-serve na, pero hindi naman siya, wala siya doon sa mga address. Ano po yung next doon kung hindi naman siya makita? No, well, sa ano, tuloy-tuloy naman po yung paghanap po namin. Hindi naman po kami hihinto po. As long as meron po yung order, then we'll follow po yung orders po natin. That, yun po ang hinahanap po natin. No? We cannot promise, but all effort po ang ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po niya po. Jen, last question na lang po kanina. Marami po matumutulig sa doon sa proposal na in-up yung rango ni Tore, kasi nga po, of course, nangyayari sa Philippine government. What's your take on this? Yung sa mga criticisms about Tore? Criticisms about Tore dun sa naging moves niya po dun sa nagpunong ni Kibano. No, he's just doing his job properly po. Sa job well done. So, yun po yung ano natin sa effort of the Philippine National Police, nagtulong-tulong po kami. And ito na po yung resulta po natin. So, what's next for General Tore General? No, it's always the organization that
ano po, uunahin po natin sa organization kung asan po na dapat natin ilagay ang bawat po. Kasi hindi naman po lang to sa, sabi ko nga, General Torea, please a big role dun sa paghuli po kay Kiboli. But it's an effort of the whole Philippine National Police po yan. And part lang naman po kasi may lumalabas sa social media na parang inutusan daw po siya na nakakataas ng presidente daw po ni First Lady daw po para huliin si Kiboli kasi daw po may hinahabol daw po na parang promotion daw po sa kanya. That's not true. That's my order. That's akin po yung lahat ng orders na yun. Wala po. Ang sinasabi ko nga ito, it's pinalam po natin sa minamahal natin na SALG, and we have the guidance coming from the SALG na ito po, na ito gawin natin tama, ito po yung ano, we inform po ang SALG natin, up to the SALG po information. Wala na pong iba. Alam nyo, simple lang yan eh. Meron siyang warrant of arrest. So anong gagawin ng polis? Tatalikuran namin ang trabaho namin? Hindi po pwede yun. Once talikuran ng polis ang trabaho niya, lahat ng wanted nakakawala. Kaya iniisa-isa po namin yan. Nakita nyo naman, ang police, si Alice Goo, nagpunta pa kami ni Chief Marville. Biliga kami ng taning, alauna ng umaga ha, na-receive namin to, alas 10 lang. But despite that, pinuntahan talaga namin, wala kaming tulog nun. Kibuloy, balikta rin natin ang tanong, what if hindi namin nahanap? Yun na lang, kung hindi namin siya nahanap. Dami kaming demanda ngayon, maraming tuligsa, maraming bashing, okay lang yun. Pero ang pinakamabigat nito, ang simbolo is, basta malaki kang tao, ma-impluensya ka, kaya mo makawala. Yun ang simbolo nun. Under the PNP, hindi namin gagawin yun. Ha? Talagang hahanapin namin yan. At yun ang ginawa ng PNP. Last na yung kay Harry Roque, may message ka ba para pakita na siya? Well, ako simple lang naman. Hindi lang ito kay Harry Roque. Sa lahat ng taong merong processes galing sa ahensya, be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Ganun lang po kasimple yun. At kung hindi magawa ng batas, ito, ang PNP po'y nauutusan lang sila. Kaya nakakaawa ang polis eh. Sabi nyo nga kanina, they're getting all the bashings. For what? For doing their job? It's so unfair. It's so unfair. Torre, for me, is a symbol of a good police officer who stand on his own. No? Talagang tinayuan niya ito against all challenges, lahat ng hamon, yes, that official objective, sabi na ating Chief PNP, hanapin mo at nagawa niya. I think, for me, on my book, dapat lang itong taong to, talagang mabigyan siya ng ano eh, ng parabang for a job well done eh. It's a mission accomplished, by the way. Not only of Torre, but through Chief Marville and the whole of PNP. I'm so proud of our PNP. Maski mag-bashing pa sila, okay lang sa akin yon. Ang importante rito, PNP has done its job, its mission accomplished, and I'm so proud of them. Sir, sa budget lang po, anong oras po kayo sasalang? Ano pong masasabi niyo sa suporta ng House Leadership sa budget ng DILG, PNP at iba niyo pang... Well, mabait naman talaga ang House ever since. They've been very supportive of our agency at tingin ko naman siguro ngayon. No? Pero of course, it's part of democracy. Karapatan din nila magtanong kung anong nangyari for the past budget. It's part of the process. Naunawaan po namin yun. Okay? Okay. CSPO po, Narsolis, pinapahanap din siya ng pato. We don't have any report yet, no? Pagka nakita po namin yung request namin, di hanapin po namin. But I haven't seen the request po na hanapin po siya. Sir, any reaction lang po doon sa sinabi ko ni Mayor Basti Duterte against General Torres? Sasampalin daw po niya dahil doon sa crime stat po sa Davao. No, that's ano po, hindi po natin, ano, that's, I think it's more of ano, wala na mo po yung ano niya, it's nasabi lang po niya yun. So sa Kenjen, any potential whereabout po ni Attorney Harry Roque, meron na po tayong binabantay? No, we're helping each other, pinahanap po namin.